Ang mabuting balita, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo at natatanaw na ang mga bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba namay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at ulihan niya'y sumisigaw ng, "Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. "Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ng aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binibigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako, hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya." Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, "Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Tugon, Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna ni iyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa'y butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid." Tugon, "Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay, dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong." Tugon, "Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap.
Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob, ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod tugon. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin, na maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita, ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" "Kayo na ang nagsasabi." Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot?" Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ng isang lalaking nangangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulusulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" "Ipako sa krus." "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus." Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinaghahampas nila ng tambos sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit
at inilabas upang ipako sa krus na salubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota. Ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ika-siyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya." Inilipusta din si Jesus ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng esponha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin ng bayan, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa paggunita namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taos-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tanggilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa
tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, tinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, linggin mo kami.